Sige po. Okay, hindi ko talang po. Okay, again, good afternoon, grade 12 A and P. Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano po mag-make up ng bed gamit ang traditional way. Okay, kasi meron na tayong bago ngayon, yung tinatawag po natin duvet. So, una-una po natin dapat i-consider ay na bed strip off na po natin yung bed. Bed stripping off o tatanggalin mo yung ginamit, yung gamit na nakumot at lalagyan mo siya ng bago. Pero po, sa actual assessment day po ninyo, pag nagpa-assess po kayo kay TESDA, kung ano po yung kumot o mga bed linens na ginamit nyo sa bed stripping off, yun din po yung gagamitin ninyo sa pagbe-bed makeup. So, ito po yung magamit na kailangan natin para kay traditional. So, unang-una, si kama. Pangalawa po, yung tatawag po natin na bed. Itong si bedpad po, kaya mapapasin po ninyo, meron po siyang mga guhit-guhit. Para kung sakali pong pumatak po yung tubig dyan o yung mga stain o mga mancha, hanggang malalak po siya ng mga stitches. Tapos po, sakto lang po yung kanyang size ng bed. Kung ang size ng bed ay 36 by 75, yun din po ang actual size lang ng bed pad. At meron po siyang garter para hindi po siya ma-misalign. Ngayon. So ito po, then kailangan din po natin ng mga flat linens. Ito mga flat linens po natin ay flat, tinawag siyang flat kasi po yung kanyang corner po na corner niya dyan ay flat. Hindi po yan katulad ng mga kama natin sa bahay, na ang mga bedsheet natin sa bahay na tinatawag po natin fitted linen. Fitted linen kasi meron siyang stitches na ka-garterize, nakatayo na. Kaya pag ibinigay mo siya kay bed, ipapasok mo lang yung four corners, okay na po yun. Pero sa hotel po, hindi po ganon. Ang gamit po natin ay mga flat linen. So, tatlo po ang kailangan natin. At meron din po tayong tinatawag na blanket. Si blanket po, ito po yung pinakakumot ni guest. Pero hindi niya pwedeng gamit ito ng direct sa kanyang bed, sa kanyang balat, sa katawan. Kaya ito mamaya, pakikita ko sa inyo, babalutan po ito ng flat linens na dalawa. At ang ating po magamit pa pong iba, ay yung tinatawag po natin na comforter or bed cover po natin. At saka yung ating pong pillow at ang ating pillow case. Ayan. O sige po, tayo na po magsimula. Okay. So kanina po, nahatak na po natin yung kama sa atin. Tapos meron po tayong tinatawag na butterfly stroke tsaka fish stroke o yung tamang paraan ng paghagis. So ito po yung paggaling sa gilid yung energy mo, pag ganon, tawag dyan ay fisherman stroke. Pero pag galing sa harap, ikahagis nyo po siya, ang tawag po dyan ay butterfly stroke. So tayo po gagamitin natin butterfly stroke. So i-spread out mo siya, hawakan mo na ipit mo sa tam. Tapos hawak mo siya ganyan, ito ang pakukuha mo sa natirang apat. Natira. Ayan, para pag hinagis mo, maiiwan yung sa tam. So, one, butterfly stroke. 1, 2, 3. Ayan. So, sakto na po siya. Pagtapos po, ilalagay na po natin yung ating bed pad. Pero bago po kayo maglagay ng bed pad, dapat po ay, chinek nyo muna ilalim ng kama. Kung may naiwan na gamit si guest. Ayan. Papakita nyo yung assessor ha, na tinataas nyo po yung kama. Kaisin natin to. Ayan. Paglalagay na po siya, flatted na po siya mabuti, ilalagay po natin yung unang bed linen. Flat linen. So, una po, dapat right side. Right side po siya. Yung tahe sa ilalim. Tapos, hahanapin nyo po etiketa. Mahalaga po yun. Kailangan nyo etiketa nasa bandang footboard. So, ganyan din po. Spread out natin, hawakan natin. Tapos, 1, 2, 3, butterfly stroke. Yun. Perfect. Tapos, patakin po natin na lahat po ay sakto po yung mga gilid niya. Kasi imamiter po natin na ganito. So, paano nyo po malalaman na kayo po ay naka-center? Unang-una po, yung pinagmarkahan ng tiklok nasa gitna. Okay, so since po, ito po ay na-flat na natin. Ang unang first linen po, tandaan nyo class, ay ang purpose niya ay para ibalot agad si mattress. Ibabalot si mattress. So, kailangan dito ko mag-insert sa gilid. Yung isang tuhod po, nakaganito.
Kaya hindi ako naka-hairnet, no? Pero dapat mas naka-hairnet to. Tapos, taas nyo po ng konti, papasok nyo putang ganyan. Yan. Ang tawag ng mga ibang ano dyan, attendant, hiya. Kasi hiya yan, pag nakaganyan po yan, tapos kaya nyo, hiya! Yan, parang kinarati nila. Tapos, atake nyo po sa ilalim para mag-fit siya mabuti. Tapos po, pag ito na po siya, kuha po kayo isang dangkal, 3 easy step. 1, 2, 3. So, kuha ka ng isang dangkal. Mula dyan, kuhanin nyo po isang dangkal. Tapos, 1 taas. 1 taas. 2 miter. 3 baba. Dapat walang dinkel. Yan, baba. Okay? Tapos po, pag pinasok mo yung kamay mo, si assessor sa actual ng assessment, nagpapasok po yun ng kamay. Ibig sabihin, tamang-tama yung pagkakamatter ninyo. Ayan, pasok po dyan. Okay? Tapos po niyan, lipat po kayo sa kabila, ganun lang din po. No? Tingnan nyo po ako. Kuhanin ko yung sabi ilalim, 1, ganyan, hatak lang. Ayan, tapos po, ganun ulit. 1 taas, 2 miter, 3 baba. Ayan, dapat po naka-down. Ang tawag ng envelope fold. Tapos po, miter-miter lang sa gilid. Hanggang gitna lang, imamiter. Make sure na flatten. Huwag pong nakaganito, ha? Kasi magmamark po yung palad yung madumi. Tapos, ganun din po gagawin sa kapila. Okay? Dapat nakaalan yung kama. 1 taas, 2 suksok, 3 baba. Ayan. Tapos, pwede na po siyang imiter. Pansin niyo po, pulido dapat yung trabaho nyo rito. Pulido. Maayos sa maayos. Okay? Tapos, ganun din po dito sa kabila. Gitna ko na po siya. Ayan. 1 taas, 2 miter, 3 baba. Tapos, miter nyo na po mabuti. Tapos, pansinin nyo class. O, magulo. So, kailangan natin siyang ayusin. Kailangan pulido yan, ha? Okay, so done. Ngayon naman po, ilalagay natin si second linen. Pag nilagay po natin si second, Sir Mandarin video. Okay. Pag nilagay po natin si second linen, dito, ibig sabihin po nito class ay si second linen, tsaka si third linen, isasandwich natin si blanket. Babalutan natin si blanket magkabilaan. Para pag ginamit ni guest, hindi po siya ma-allergy. Okay, may mga guest po na allergy sa blanket. Tapos po, pero, yung second linen po natin, ito po ay tinatawag na wrong side. Wrong side po siya. Bakit? Kasi pakikita ko niyo bakit wrong side. So, dapat baliktad siya. Okay? Second linen, ganun pa rin. Hatak, 1, kuha. Butterfly stroke. Haggis! Wow, perfect. Tapos po, ang kaibahan naman ni second linen plus, pag ito ay ano, hinatak mo, yung pinaka-edge po niya nasa dulo. Ayan. Hatak-hatak. Ayan. Thank you. Ayan. So, yung pagkakatiklop class, ha, nasa gitna. Pag ito gumilid dito, ibig sabihin nun, walang matitira sa kabilang side. So, pansinin nyo, class. Itong wrong side, ayun, katulad to, mali ako nito. Mali ito, class, ha, mali. Dapat, si etiketa nasa dulo, nasa footboard. Takala naman natin yan. Okay. So, dapat, yung pinaka-edge po niya, class, yung edge, yan, nandito na sa pinaka-dulo. Okay, sakto naman. Pansinin natin na wrong side, tapos hanggang dito lang. Ang tanong ko, imamiter ko na ba o hindi pa? Hindi muna. Kasi nga, isa-sandwich natin si blanket, sabay-sabay silang imamiter. So, make sure na walang ano. Ayan. Isin natin. Okay. Tapos, ito na po si blanket. Yan. Tcharan! Okay. Ngayon, meron naman tayong ano, strategy kay, technique kay blanket. Si blanket naman, ay hanggang dito lang siya sa space kung saan ilalagay mo yung unan. O most likely class, nasa 20 inches po siya.
or dalawang dangkal pag wala kang ruler. Sa dalawa, bakit dalawang dangkal? Kasi po, ay ilalagay natin mamaya yung pillow. Ayan, kasha po siya. Okay. So, pansinin nyo po, yung second linen, flat linen na wrong side, inilagay natin na si blanket. So, kailangan pa ng isang sandwich. Kumbaga, papatungan pa natin si blanket, kaya hindi muna siya imamiter. Miter yung pagtitiklop ng bed. So, ito na po yung pangalawa. Ayan. Dito po tayo. Okay. Ayan, malapit na. Okay, so haggis natin. Butterfly stroke, haggis. Okay. Pag hinagis po natin siya, yung pinakaunahan naman po niya ay ganito din. Kung si second linen, wrong side, ay hanggang dulo lang, ito naman, tapos si blanket po ay hanggang dito lang. Si third linen naman, yung pang sandwich natin, di ba napansin niyo po? Para siyang cheese, isinandwich natin siya sa dalawang flat linen. So, kailangan po ito ay isang dangkal lang at least. Okay, isang dangkal lang po yan. Bakit? Pakikita ko sa inyo. So, medyo magulo siya. Okay lang yan. So, pag ito na po na-flat na natin, lahat, ay huwag kayo magagalan ng class, ha? Tutulo ang pawis ninyo. Tagaktak po talaga mag-miter, mahirap. Pero kayang-kaya nyo po yan. So, ito po, ulitin ko, nasa dulo lang si second linen, si blanket nasa dalawang dangkal lang layo sa dulo, tapos si third linen ay isang dangkal lang. So, gagawin nyo po, kukuhanin nyo po, ayan o, kukuhanin nyo po si blanket at ipapasok nyo po siya sa ilalim. Ayan, so punta naman ako sa kabila. Papasok nyo po sa ilalim. Ayan. Kuha po natin, so ibig sabihin, inilock natin si blanket dun kay third linen. So, gaganyan nyo lang po siya, pala-flatten, and then, ito na. Kaya siya naka-wrong side kasi i-overlap natin siya. So, ito na po siya. Ayan. Ganyan. Tapos po, ay, sa pa. Ayan. So, ang mangyayari po niya, meron siyang makapal na paha dito. Makapal na paha. Ayan. So, ito po, dito po papasok. Kaya, papapansin niyo po, ayan, si first linen, ito na yung second, third, tapos may blanket. So, meron ng balot na kumot si blanket. So, ito po, ilalak po natin ito. Insert mo lang siya sa ilalim. Pakita ko sa inyo sa kabilang side. Tapos, make sure na walang wrinkle. Tapos, imamiter niyo po siya hanggang gitna lang kasi magmamiter pa tayo sa footboard. So, ito na po siya. Pansin nyo po, no? Talaman tala. Diyan si Sir Degoro. Ano last name mo, sir? Okay, diyan si Sir? Durongon. Si Sir Durongon, ang ating Savior. Thank you, Lord. Tapos ito po na natin, na-lock natin siya. Okay, huwag nyo pong tataas. Kasalanang mortal na itinataas ang kama. Bakit? Kasi po, possible po na magtatanggalan yung first linen. So, isisiksik mo lang siyang ganyan. Kaya yung mga mahahabang kuko dyan, ha, magpuputol na kayo. Ayan, so dapat po, malinis na malinis. Pansinin niyo po, nakalak na siya. Okay? Tapos po, ganyan. Okay? I-miter mo lang hanggang gilid. And then, ito na po tayo sa paa. Tingnan niyo po, ha? Si first linen, second linen, ayan siya, oh, tingnan niyo, oh. Yung first linen, binalot na natin kay mattress, pero si second linen, binalot natin si blanket. Kaya sama-sama natin siyang imamiter. So, medyo hahatakin niyo pong ganyan para mag-fit siya. Tapos ito na, kuha natin siya. Yan. So, kuhaan po natin siya mabuti. Tapos, huwag yung tatanggalin ng kamay. Nakapasok sa loob. One, taas. Two, pasok. Miter. Three, baba. Ayan, three, baba. O, diba? Napakaganda. Tapos, miter lang po ng miter. Okay lang po yan kahit rambol-rambol sa ilalim. Hindi naman po makikita yan. Tapos medyo kinisin po natin mabuti. Tcharan! Ayan, ang ganda. Tapos, doon din po yung kabilang side. Ayan. So, may natira siya. Kuha nilang natin. Ayan po, kita nyo class. Makinis.
sa ibabaw makinis. Tapos ganun lang din po, 1, 2, 3. Ayan. So makinis na makinis na. Ayan. Okay. So dapat maayos ha. Tingnan ko na ng wrinkle. Ayan. Okay na. Pagkatapos po nun, kuha na si pillow tsaka si pillowcase. Class, wag na wag iipitin ha. Kuhanin mo lang yung dulo. Tapos, ayan. Huwag po ididikit sa katawan. Ayan. Tapos, yung butas, siya po ay nakasalungat sa pantry. So, yung butas, hindi nito yung butas kasi makikita ng guest. So, dapat na sa kabila. So, ayan. Okay na siya. Yehey! Galing-galing. Tapos, yung pinakalas, ito, ito etiketa ha, class, napansinin nyo. Ito siya sa akin sa footboard. Ayan. Okay? Just make sure flat, flat. Okay, tapos po, medyo iganyan natin ng konti. Ayan. And then, voila! Done! Ito po, tapos ipupulak yung kama. Ayan. Ito po ang ating traditional bed. Kahingal. Thank you, Lord.